Kapag minamalas ka nga naman mga kuys, eh dapat patulak na patungong Pilipinas ang Korean National Team. Down to the last 12 remaining players na nga lang at pilay pa ang coaching staff nila dahil may mga naka-isolate nung nagpositibo. Ngunit mukhang hindi sadya para sa kanila ang kampanya ng window na ito dahil sa huling sandali ay may nagpositibo na naman sa COVID-19 na player. Na close contact ngayon sa natitirang mga nasa pool nila at highly suspected na kakailanganin na i-isolate na din. Kaya humantong ang desisyon na ito na hindi na lumahok sa Quezon City window dito sa Pilipinas at mukhang tatanggapin ang formal na desisyon ng FIBA na ma-forfeit ang kanilang 4 na games. Ayon kasi sa magiging forfeit ruling ng FIBA, ay 3 sa 4 na bansa ang makakalahok pa din at makakalatag ng mga players kung saan inagawa na nila ito noon sa FIBA AfroBasket 2021 sa pagitan ng Cameroon at South Sudan, sa FIBA Women's EuroBasket 2021 qualifiers ng bansang North Macedonia na parehong binigay dahilan ang pananalasa ng COVID-19 sa kanilang mga teams. Oras na maging formal ito ay babagsak sa 0-4 ang kartada nila at maaaring hindi makasama sa World Cup ang kanilang bansa. Dahil sa development na ito ay magiging 2-0 na agad ang Gilas at makakatala din ng panalo ang India at New Zealand. All via forfeiture at magtatala ng automatic score na 20-0. Dahil din dyan ay shift na ang lineup at game plan ng coaching staff ng Gilas sa India para sa Feb 25 at sa New Zealand para sa Feb 27. Immediate advantage lang nito mga kuys ay hindi na matatagtag ng todo ang ating mga manlalaro at may time to recover para sa next game. Tinuturing man na underdog ang team ng India kumpara sa Gilas at ng Tall Blacks ng New Zealand ay huwag pa din ismulin ang team ng India dahil sila din ay patuloy ang improvement sa pagbandera ng kanilang mga players na pinangungunahan ng dating teammate ni Kai Soto na si Principal Singh. Isama natin sa ating dasal ang agarang paggaling ng mga players ng South Korea, lalo na at hindi madaling magkasakit ng COVID mga kuys. Ipagdasal din natin ang ating Gilas na sa kanilang pagsabak habang winawagayway ang ating bandera at pagmamahal sa basketball ay malayo sila sa kahit anong injury at bigyan sila ng tatag ng loob na gawin ang mga tamang play sa loob ng court upang maipanalo nila ang mga matutuloy na laro. Maraming salamat sa inyong panonood mga kuys. Stay safe and God bless.